Hey guys, what is up? This is Rai and welcome to another video. So, it's long since my last video. Alam ko, medyo busy, medyo preoccupied, pero eto na tayo. I'll be sharing with you a couple of pairs from World Balance. Kung naka-follow kayo sa socials ko, nag-post ako ng stories nung dumating to sa shop, sa Unbox Green Hills. So, shoutout kay World Balance, kay Sir Eric, kay Miss Pam for sending this over. Yun, so i-share ko lang sa inyo, sneaker unboxing tayo. Tapos siguro separate video natin yung experience ko kung kamusta on fit yung mga sapatos nito. So, yun. So, without further ado, unboxing na tayo agad. Before anything else, if you are new to the channel, please subscribe and hit the bell icon so you'd never miss a video. Follow me on all my socials, lahat yan nasa description box lang. And to further help this channel out, please like, comment, and share. Shout out to Matly Brand for my shirt. And actually, gusto ko pang magkwento na magkwento muna before mag-unboxing. Kaya lang, alam ko, iba sa inyo nabobore kapag puro daldal. So, unboxing agad tayo. Yung unang pair ng sapatos na i-share ko sa inyo, I've seen this for a while now sa mga post ng World Balance or yung mga post na nakatag si World Balance, yung mga influencers na nagpo-post na nakatag si World Balance. This is the Tyrell. World Balance Tyrell. Ito, may illustration ng sapatos dyan. So, size 11 yan. Size 44 euro, 11 US. As you know, yun yung size ko sa World Balance. Okay, so, ayan siya. Pakita ko lang sa inyo, mabilis yung sapatos. So, we have here the left shoe. And then the right shoe. So, mabilis lang. Ayan, the right shoe. Okay, so I've been seeing this sa mga socials, social posting ng World Balance, sa mga social postings ng mga influencers rocking this pair. So, siguro let's just address the elephant in the room, kumbaga. So, as you can see, yung itsura niya, heavily inspired siya nung design ng Godfather of Dad Shoes. Sino yung Godfather of Dad Shoes? That's Stephen Smith. Ano ba yung mga design ni Stephen Smith? Of course, yung mga new age designs niya are Yeezys. Pero, way back, si Stephen Smith ang gumawa ng mga iconic designs. Of course, Reebok is one of them. Pero, of course, ito, heavily inspired by the New Balance dad shoe. Yung 990 series or 99X series. 990, 991, 992, and so on. So, ayan. Lalo na, ginawa siyang gray. So, I think it's fair to say that no one can blame anyone if yung mga tao would refer to this as somewhat derivative ng New Balance series or ng New Balance dad shoe. So, this is the Tyrell sneakers. This is, yung retail price is $2,199. So, let's just have a rundown. Ano ba yung material na ginamit dito? So, meron tayong synthetic material, synthetic suede material sa toe area na naka-overlay siya around the shoe. So, pati dito meron yan. Dito sa may bandang likod. Ayan. So, yan yung parang light gray na kulay. Tapos, yung medyo darker gray. So, synthetic pa rin yan. Synthetic leather. And then, may mesh siya na gray din. Ayan. Then, we have a branding here in logo. Tapos, sa tongue, text lang yan. Nakalagay, World Balance. I don't know if nag-focus. Wait lang. Yeah, so World Balance right there. So it out of the box, meron siyang white cotton laces na flat. Tapos yun yung top view nyo. So very kumbaga talagang maaalala mo yung mga dad shoe like the Monarch, yung mga nilabas ng Fila before, tapos Reebok Aztec, and of course yung New Balance 990s, 997, 996, 993, 992, and what have you. Tapos yung midsoles niya, white. Yeah, may mga waves yan. So, medyo may pagka-monarch din. Tapos, ayan yung outsoles niya. So, mix of white and black rubber outsoles. Insoles niya,
nakalagay, ayan, well balanced bounce pad insole system. And then sa back ng tongue, yung pangalan ng sapatos, Tyrell, and as well as the sizing details. So di ko pa siya na-fit, di ko alam ano yung sizing niya, but sa itsura niya parang comparable siguro to sa Invictus, kasi diba yung Invictus may pagka-dad shoe din yun. So yan, yun yung Tyrell. So lagyan natin details. Ito yung parang main event ng unboxing na to, kasi ito yung medyo bagong wet nila. So kunin na natin. Mas malaki yung box ito eh. Pero same nung isa, ito yung GR box ng World Balance, na mas simple, mas gusto ko yung pagkakagawa nila sa box na to. So black top with the World Balance branding right here. Tapos kalagay dito lifestyle. I don't know if mag-pick up ng kanya. Basta-basta yan. Na lifestyle. Tapos ayun yung detail. So this is the World Balance Nimbus. Medyo makapal yung tooling na ginamit. So tignan natin yung actual shoe. So buksan natin siya. Wow! Okay, so ito yung right shoe. Tignan natin dyan. Ito yung left shoe. Ganda. So at first glance, ang una talaga na kukuha ng attention mo is itong very chunky, huge. Ano naman yung ano? Yung sole, ano yan, parang air bubble na nasa midsoles niya. Ito, excited ako na subukan on feet. Subukan ko siyang panlakad-lakad dito sa bahay para lang matignan ko ano yung feel sa paan nito. But yeah, materials wise, synthetic materials pa rin yung upper niya with mesh. Yan, yung mesh yung pinaka toe area na yan, tapos meron siyang mag-guard na synthetic. Yan yung olive green na yan, synthetic. Sa side, ito yung lateral part, meron tayong brown dyan, synthetic pa rin yan. Tapos may, ayan, may lining dito, may overlay dito na black. Yan, parang siyang strap that also serves as a lace hole. But yun, natinan nyo yung lacing system niya, parang a mix of yung traditional tsaka fast lacing. Yan, tapos yung medial side niya, so same lang naman yan. Yan, ito yung ano, right. Tapos meron siyang reinforcement dito sa bandang gilid, yan, no? TPU siya eh. So nasa side siya, I'm thinking this is a sort of a support do sa stability ng sapatos mismo. And then of course, meron tayong World Balance debossed logo sa heel area, right there. May pull-tab siya na olive green, tapos olive green patch with the World Balance branding sa tongue, right there. And then, pull-tab dito na puti. And then, of course, yung sizing details sa likod ng tongue. Yung kanyang insoles, bounce pad pa rin yan. Bounce pad insole system. So, ako, I would assume, compared to sa Tyrell, compared dito sa isang to, mas komportable sa paa to. Kasi apart from the bounce pad insole system na pareha silang meron, ito, meron pang air bubble dyan. Ayan. Tapos, yan, solid yung ano, outsoles nyo. Yung outsoles niya, para siyang ano eh, para siyang dress shoe yung dating nung ano niya. Para siyang hybrid of a casual shoe na may pagka-sporty, pero hindi siya talaga performance shoe, diba? So, yeah, I'll try this on feet. Tapos, babalikan ko kayo on a separate video or siguro shorts para i-update ko kayo kung ano yung feel nitong Nimbus, as well of course as the Tyrell, this one. So yun, again, maraming salamat World Balance for sending this over. Guys, maraming salamat for tuning in, and yun, thank you sa mga sumusuporta. Again guys, kung bago kayo rito, if you're checking this channel for the first time, nakita nyo to sa
stories, nakita nyo to sa mga shares, please subscribe and hit the bell icon so you never miss a video. Follow me on all my socials, although ngayon active lang talaga ako sa Instagram tsaka Facebook, may threads din, pero yun, follow nyo ako and yun, magkamustahan tayo doon, comment kayo na napanood nyo tong video na to. Guys, thank you for watching, y'all stay safe, I'll see you on the next one.